Magandang araw mga ka-UB, ako'y muling nagbabalik para sa isang namang pangmalakasang game analysis. But this time, since kahapon maraming nagko-comment na magbigay daw ako ng review about sa game ng Bren versus Echo. So ito yung magiging ang tawag dito, rematch ng Seaboard Qualifier, kung saan nung una silang nagtapat, nanalo ang Bren, pero sobrang close fight din ng laban na yon. So wala nang paligoy-ligoy pa, mag-proceed na agad tayo. So i-check natin yung drafting phase kung sino ba ang lumamang. This time, first pick ang Echo. And then ang first three bans nila ay Fanny, Gru, and Kaja. Gaya ng nasabi ko kahapon, Fanny is a hit or miss kind of hero. Pag naka-early ka, sobrang madadala mo, mabubuhat mo yung mga kakampi mo. Sobra silang makakahinga. But if nag-fail ka sa early, ikaw naman ang hindi makakahinga. And then, ito namang Bren Esports, ang binan nila ay syempre yung typical na binaban ng mga second pick, yung mga overpowered hero or yung mga mahihirap katapat sa lane. Like 1-1, Joy, and syempre respect ban sa Cho ni Yawi. Ngayon tingnan naman natin yung mga tapatan sa laning. Tingnan natin sa EXP lane. Benedetta versus Dairot. So bakit nga ba nagpick ng Dairot ang Bren sa last pick? For me, match lang naman tong dalawa, Bene and Dairot. But bakit mas pinili nila yung Dairot over other EXP? Well, ito lang yun ang explanation dyan. Gusto nilang ma-execute yung combo ni Dairot and Pakito, kung saan pag na-second skill mo yung isang hero and then pinagsasapak ni Pakito, in just a split second, maglalaho yung hero na yun. Bakit? Dahil minus armor ang second skill ni Dairot. So sagad-sagarang damage talaga yun, sagad hanggang buto pag na-Dairot plus Pakito ka. Iyon lang yung nakikita kong dahilan kung bakit sila nag-pick ng Dairot. While tingnan naman natin sa gold lane, Nathan versus Lunox. Eto ha, for me, ang pinakamalakas sa gold lane ngayon ay Mage, like Lunox. And pangalawa ang Harit. Pero pag nagtapat ang Lunox at Harit, syempre, rugi yung Harit. But itong Nathan, sobrang daming beses na niya na-buff sa mga previous patches, pero wala pa din pumapansin sa kanya. But this time, pinansin na ito ng Bren Esports. Well, ito yung old comfort ni Marco nung nagsisimula pa lang siya. Natatandaan ko pa yan kung gaano siya kalakas mag-Nathan dati. Tingnan naman natin yung middle lane. Kadita plus Akai versus Edith plus Parsa. Well, for me, Kadita is a good counter against Parsa. Dahil Parsa is an stationary hero kung saan pag nag-ulti ka, naka-stay ka lang, hindi ka gumagalaw. That will make you an easy target for Kadita. So this time, nakalamang ang Echo sa mid lane nila dahil maganda ang pagkakapasok ng Kadita against kay Parsa. And then, pagdating naman sa jungler, so Predrin, which is best hero ni Carl TZ so far, versus Pakito ni Kyle TZ, kung saan ang lineup ng Bren ay nakatingin sa early snowball potential. Gusto nilang pumatay, early kills, while ang lineup naman ng Echo ay nakatuon sa objectives like Turtle and then Protect for Akai and then Benedetta with mobility if you want to split push. So, iyon ang naging draft ng Echo versus Bren. For me, nakakalamang ang Echo sa draft na to dahil may na-counter sila sa middle lane. And then the rest, pare-pareho na. Hindi naman ganun sobrang lamang, but for me, nakakalamang kahit papano yung Echo. So, proceed na tayo sa laning phase. Ito ang nangyari sa matchup sa middle lane kung saan sa nakikita natin, ginagamitan ni Pew ng range advantage si Kadita para mapoke ito. While sa EXP lane naman, sa nakikita natin, nalugi si Plap TC sa tapatang Benedetta versus Dairot. Bakit? Pansinin niyong mabuti kung paano pinriority ni Sanford ang pag-clear sa minion waves. Dahilan para mauna siyang mag-level 2 while si Plap TC ay nag-focus sa pagpo-poke kay Sanford. Kaya ayun, sa nakikita nyo sa minimap, napauwi niya si Plap TZ dahil dying na ito. Ngayon bumalik tayo sa matchup sa middle lane kung saan nag-level 4 na si Carl TZ at wala na siyang i-clear na jungler creeps sa kanyang jungle side. Kaya nag-decision silang pumick off. At ayun na nga, nakuha na si Edith.
Pagdating naman sa turtle fight, pinaplanong magpa-level 4 ng dalawang team. Pero pansinin niyong mabuti ang nasa minimap kung saan mas naunang nagkaroon ng pwesto ang Echo at naunang mag-clear si Yawi. Paglabas na paglabas ng turtle ay sinimulan agad ito ni Carl TZ while busy na nagpapa-level 4 pa lang ang Bren doon sa EXP lane. Ngayon, zinone na ni Yawi kung sino man ang may retry sa Bren para libreng makuha ni Carl TZ ang turtle. And this time sa first turtle, nagwagi ang Echo at walang nakuhang trade ang Bren. Kung mapapansin nyo, pantay pa ang gold ng dalawang team kung saan nakakagamang lang ng maliit ang Echo. Pero ito ang nangyari ng ginoo ni Ogwen si Yawi. That is 2-for-nothing trade from Echo. Walang nakuhang kahit anong trade ang Bren kung saan may bonus pang turtle. So may dalawa ng kills, may kasama pang foul. Ika nga sa basketball. At di pa dun nagtatapos. Habang pa-respawn pa lang si Ogwen, kumuha na ng magandang position ang Echo for possible pick-off. At ito na nga ang nangyari. At ayun na nga, nakuha ang gold laner ng Bren nang walang kapalit while may kasama na namang foul. Another 2-for-nothing trade from Echo. At hindi lang iyon, hindi pa doon nagtatapos. Naginang alphabetical ang Bren kung saan nag-isa-isa na sila. At dahil doon, sinamantala na naman ng Echo ang pagkuha ng magandang posisyon habang hindi pa nagre-respond ang ibang hero ng Bren. So this time nakakuha ng magandang position si Lunox dahilan para ma-pick off naman si Pew. So hindi na nabuo ang Bren, hindi na sila nakapag-regroup. Pagdating naman sa Lord Fight, kung mapapansin nyo, nakapag-establish na ng magandang position ang Echo para sa paparating na Lord. While ang Bren naman nag-try for a pick off kay Gadita, pero nag-fail sila. So this time, dahil nag-fail sila at wala silang nakuhang pwesto sa Lord, sinamantala na ng Echo na kunin at simulan ang Lord nang wala man lang contest. And tinatry na lang ng Bren na kumuha ng trade at iyon ay pabagsakin ng unang tower ng Echo, pero nag-fail sila at naidep ito ni Benedetta. This time, since outnumbered ang Bren at ito ay 4v2 situation kung saan gusto nang tapusin ng Echo, iyon nga lang wala silang marksman. At ito ang nangyari nang nag-attempt silang tapusin ito. Nagkaroon ng pagkakataong maka-abanti ang Bren at pagkakataon na din nila ito para pabagsakin ang mga outer inhibitor turret ng Echo. At umabot na nga tayo sa panibagong Lord kung saan sa makikita nyo sa minimap, kumuha ng magandang position si Kyle TC to go for the plank or to go for a Lord steal. This time, gumagawa na ng play ang Echo and may viewing naman ang Bren para sa HP ng Lord. Tingnan natin kung ano gagawin ni Kyle TZ. Eksakto ang dating niya kung saan mamamatay na ang Lord. Iyon nga lang, hindi niya napindot yung retry. Pero sa pagkakataong ito, mananalo sa clash ang Bren Esports. Almost wipe out na and almost dying na ang Echo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, panoorin to. 16 minutes and 50 seconds nung unang nagpakita sa mapa ang Benedetta. Umabot ng 7 segundo bago ma-realize ng Bren na nagpupush na si Sanford. So 16 minutes and 57 seconds nang magsimulang mag-TP si Ogwen. At ito na nga, hindi na nila napigilan si Sanford dahilan para matapos ang laro. So ayun nga, sobrang ganda ng laban na pinakita ng Echo at Bren. At hindi natin pwedeng sisihin ang mga players ng Bren kung bakit hindi agad sila nag-TP pa-uwi para i-depend ang Torre. Dahil unang-una, yun ang unang beses na lumamang sila sa clash.
So, most likely, ang mga players ay talagang nakafocus na lang sa mga remaining heroes para ma-wipe out ang mga ito. So, sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Game 2 ng Echo vs. Brand coming up next.